Mga idol, ika day 5 na po nang tumubo ang ating pipino. Ayan, direct planting po tayo niyan mga idol. Oh. Direct planting, hindi po tayo gumamit ng mulching or seedling tray para patubuan. So direct planting from seeds. Yan na po, day 5 tumubo na po siya mga idol. Pero ika day 8 po, mula nung nilagay po natin yan siya dyan as a seeds. Yan, from tubo is day 5, ganyan na po kalaki yung ating mga pipino mga idol. Yan, at saka syempre mga idol, ayan, kailangan na po nating lagyan po ng trellis. At saka itong gapangan niya po, paket mga idol, dahil mabilis lang po yung ating pipino yan mga idol. Yan. Sa ika day 4 po natin mga idol, naglagay po tayo ng abuno. Yan o, oh. Unique 16 po yan siya mga idol. Yan, bawat punuan, ito po yung mga abuno. Yan, para mabilis po siyang lumaki. Ayan, at saka siyempre, lagpas tao yung ating trellis preparation po sa paggapang ng ating mga pipino mga idol. Yan. So far, maganda yung tubo ng pipino natin dito na area dahil kapag umulan po ng malakas, eh, hindi po siya masyadong nalulunod. Unlike po dyan sa kabila, kung mapansin nyo po, oh, nalunod po siya. Ayan, may tubo dyan na area banda. Wala po siyang tubo dahil nung nag-germinate siya, sobrang lakas ng ulan, I think na nabulok po siya. Yan. So ang poste po natin dito, I think 3 to 4 meters bawat poste natin or tatlong tumba ng ating hole digger. Yun po yung spacing sa pagposte natin. Yan, ganyan po siya mga idol. Dalawa-dalawa po yung paglagay natin ng ating seeds ng pipino. Yan. So dito yung kasama natin. Yan, partner Ramel. Tsaka siyempre ang ating supervisor sa farm, si Paring Jumar. Yan. Kamusta dyan, Mar? Okay naman, okay. Yan ang maganda yun doon. Dito wala tong tanim kasi ako yung nagtanim dito. Hindi ko tinan naman kasi matigas yung lupa. Matigas, may puno kasi siya ng langka. Yan, tinry ko na matay. Yan, dyan banda. So doon po mga banda mga idol. Tapos na po. Yan sa kabila, oh. Tapos na po. So kung ma-picture out nyo po mga idol, parang ganito po siya, oh. Yan, oh. Dito yung daanan natin papasok sa farm. Bawat gilid po is nilagyan po natin ng pipino para makonsume pa natin o ma-utilize yung space dahil wala na pong taniman dito. So dyan po yung ating mga seedless na watermelon. Yan. At least na utilize natin yung space. Yan. Pipino. The same time dito is pipino din. Saka mag-silbing bakod. Silbing bakod po para walang makapasok na magnanakaw dito. Yan. Hindi na yan sa makalusot sa pipino. Di ba, Mar? Makapal na yan, oh. Saka yung mga bisita na papasok, hindi agad makapunta dyan sa pakuan. Hindi agad makapunta sa pakuan kasi may bakod na pipino yung ating seedless watermelon. So dito yung mga pipino mga idol, pipino. The same time dito sa gilid din po mga idol, nagtanim din po tayo ng ating mga saging dito. Yan, dyan sa gitna is tumubo. Lahat-lahat po ng area natin 4 hectares, nilagyan po natin ng mga saging. Pero yung doon banda mga idol, oh, yan, oh, yung may mag-green na yan, I don't think kung anong status ng saging dahil matubig. Buhay, Mar? Buhay. Parang ganyan, oh. Ito mabubuhay man to pero kailangan pa tubuin muna natin to. Magugat muna, no? Magugat muna kaganya, no? Yan yung tumubo na yung dalawa na yun, oh. Yan mga idol. Mabilis lang ba yan, Mar? Ang paglagay ng ganyan. Mabilis lang. Astrobag po ito siya mga idol, ha? Hindi po yan siya sako. Astrobag po. Magkano nga yan siya binibili, Mar? 170. 170 pesos. Tapos yung madadaanan nito, ano na, up and down. Bali, limang row na 100 meters. Limang row na 100 meters. Sa ganitong design na. Ngayon, oh, ganyan ang design. So nasa 1,500 meters siguro estimate yan, no? Yung iba ka ganyan, i-tretso. Oh. Abot siya ng 6 at 6 to 7. Kasi to 7. Ito, nasa mga 1,000 meters itong haba nito. Yan. So ganyan lang po yan mga idol. Oh. Tingnan nyo po, ha. Yan. Lalagay sa gitna. Pakyat. Lagay po ulit sa gitna. Bro, kailangan to ng pakyat. Bakit, Mar? Yun, no? Tanongin mo si Ramel.
Yan, mabilis lang. Yan, ganyan lang po siya mga idolo. Ano, yan may mga lock yan para hindi maganda. Hindi, gumalaw. Tapos pagdating dito, nilalock yan. Yan. So, paano siya nilalock, Mar? Halimbawa, ganyan. Ilalock mo pag ganyan. Hmm. Bakit, Mar? Para pag may naputol dyan, hindi yung tatakbo dito. Ah, okay. Kasi ito, bawat poste, maglalagay ng lock. Kasi ito, mula doon, ito na, wala na itong putol. Oo. So, pag naputulan ka sa gitna, may ano yan na, hindi may mahuhulog lahat pag may pipino na, pero luluwag kasi pag manaputol. Oo, so dapat nakalock. May naputol dyan, hindi natatakbo dito yung luwag ng ano. Ganito lang yun, mabilis. Astrobag lang po yan siya mga idol. Yung iba kasi twine, pero yung pinakamatibay na yung twine, magastos nga lang. So, may pagkita natin yung taas niya. Yan o. Yan lang. Parang lang naglalaro. Parang naglalaro lang po siya mga idol. Yan, nilalagay lang po yan ganyan. Diyan na po kusang gagapang yung ating mga pipino paakyat. Yan. Magkano ang presyo ng pipino ngayon, Mar? Sabi ng ating buyer, kinukuha niya ngayon 35. 35 per kilo. Sana... magstay, huwag lang bumaba, no? Ang class A, 35. 35 class A. Yung class B, nasa 25. Yun ata sabi niya, 25. 25 yung class B. Yung class B na yan, yun yung mga biyak-biyak, mga... deform. Deform. Yung mga letter C. Oo. Tapos yung mga oversize, yan. Nasa class B yan. Class B. Lalo. Yan po siya, mga idol. Yan. So, hanggang doon pa po siya, mga idol. Ituturo ko po kayo, mga idol, ha? Lagay natin sa taas kung paano siya gagawin yung taas niya. Yan. Yan, ilalak po dyan. Ilalak mo to kasi matapos ka na. Hmm. Tapos, gawin mo. Patay sa taas. Sa taas po mga idol. Punta po sa taas. Diamond ang ito. Ah, diamond. O, dito ka naman. Ah, sa gitna siya dadaan mga idol. O. Yan. Yan, tapos sa taas. Then, daan ulit sa gitna. Para hindi po siya gumalaw-galaw, Mar. Kasi kapag nasa gitna po siya, hindi po siya uurong dito o uurong sa kabila, no? Saka kasi may boundary siya. Yung ito, kahit dito mo inilagay yung pipino, pag akit niyan, makakakuha ito kada dito. Yung dalawa. Tapos pagdating niyo naman dito, mayroon naman pag ganun na tali. Pili lang siya kung saan siya, no? Hindi kagaya nung diretsyo na ganyan, minsan kadalasan kasi nahuhulog. Oo. Hindi na kaganito. Sayang. Sayang, nahuhulog sila pag ganyan kasi ang nangyari... diretso yung design ng tali, yung kakapitan niya, ganyan, straight, mabigat na, mahulog. Sayang, no? Kagaya nito, pag ano. Once pa naman mahulog, di ba, hindi na siya mag-anong bunga niya. Mag-anong bunga, pag nahulog yung puno. Tsaka huwag mo ganong higpitan. Kasi para pag, ano, pag dumikit yung spring nung, ano, yung tangkay ng pipino, makakapit pa siya. Makaganyan pa siya, makalak. Oh, okay. Kasi so, bawa pala higpitan, Mar? Higpit, sakto lang. Saktong higpit lang. Ayun po siya mga idol. Mayroon kasing parang tali-tali din yung pipino, no? Kasi para pag may higpit yan, nangkindin siya, nahulog na madulas kasi yung ano. Ito madulas kasi ito pag ano. Pag may higpit. No? Straight tapos may higpit. Ano, bilis lang. Ganyan lang po siya mga idol. Yan. Bilis lang, oh. Mas matipid yan, Mar, compare sa ano, no, twine. Twine, mas matipid to. Oh. Tapos, mga ilang ano yan, Mar, ilang harvest bago siya mapakinabangan? Kung hindi natin to tatanggalin pagtapos ng unang harvest, kaya pa to pangalawa. Oh. Pero advice ko, kada tapos ng harvest, another bago. Mas madali siyang iligpit, at same time, mas madali siyang ikabit. Oh. So, pagtapos ng isang cropping, tanggalin natin to. Pero yung twine, as is, nandito pa rin. Oh, itong astrobag lang tatanggalin. Pag nagtanim tayo ng sitaw, oh. Kasi nandito pa yung mga dahon ng pipino. Oh. Kasi pag nilagyan natin ito na yung ganito din na one ply, sayang oh. Naman pag niligpit natin. Mm. Tsaka makalat yung dahon ng pipino. Mm. So, yung ginawa natin, gamit tayo ng ganito. Pag natapos yung pipino, baklasin na natin, tapos tanim tayo ng sitaw. So malinis na naman ulit ito, lagyan na lang tayo ng bago. Parang kukutsilyuhin lang to, mabilis lang itong maligpit, no? Pero kung magdiretso kayo ng pipino, dalawang cropping, pwede naman to, hindi nyo lang tanggalin. Oo. Pero, so, after ng pipino, pwede pa sitaw. Pero advice ko, tanggalin nyo. Tanggalin na lang, no? Para malinis. Saka bago ulit. Matipid lang naman to kasi gumamit. Magkano nga to ulit, Mar? 170. Ang dami na, no? 170, natapos nyo na, tatlo na. Tatlong ganyan na, marami na. Ubos, makakaya pa to ng dalawang sobra. Marami po siya mga idol. Yan. Haba kasi to. Yan. So tapos na dito banda. Tapos na. Tapos na rin dito. Diyan na lang. Na rin doon yung isa doon. Diyan na lang. Na lang.
Yun, malapit na tayo matapos mga ito, sakto. Tanghali, oh, ayan mga 15 minutes, hindi pa abuti niyan, tapos na mar, di ba? Mabilis lang to. Mabilis lang. Yan sa mga idol, so ito tour. Ito paglagay nito. Ang paglagay ng na itong kuhay natin. Ayun lang no, kasi dapat dapat permanent fix kasi to. Fix siya at saka migpit no. Saka migpit ayan oh. Yan. Pero bago pa yan sila lagay kasi ang astrobag mga idol, yan tatlong twine po. Una ito po ang twine. Pangalawa po ito. Pangatlo is ito sa baba. Yan para yan ang kapitan. Mabilis lang Mel. Mabilis lang. Mabilis lang matuto. Ayun. Ayos ah. Ayan po siya mga idol. Ito yung mga hindi pa nalagyan mga idol. At saka yan yung mga pipino natin sa ilalim. Yan o. Tubong-tubo na. Maganda yung tubo natin pipino. Yan. So, diretso po tayo dyan mga idol. Dyan po yung hanggang yung tanim natin na pipino. At the same time, dito may konting space lang po tayo. Pero maglalagay po ulit tayo dito. Kasi yan dito po ulit yung pipino. Yan. Pipino po ulit dyan mga idol. Lahat po yan o. Nalagyan na po ng astrobag hanggang doon po mga idol. Bali, ang mangyari po, kung ma-picture out nyo po mga idol, yung pipino is coral po natin sa ating mga pakwan. Yan, hanggang doon pa sa pinakadulo yan mga idol, pipino po yun siya doon hanggang paikot. So as is, as if coral talaga yan sa lahat-lahat mga idol. Yan, the same time dyan, maglalagay din po tayo dyan mga idol. Yan, okra po ang nilalagay natin dyan. Yan na yung ating pipino. Yan oh. Pipino natin. So mabilis lang po ang pipino mga idol. Usually 27 days pwede na po tayo mag-start ng harvest sa pipino. Yan. Dito tapos na. Yan o. So mapansin nyo po, parang coral po siya ng ating. Yan yung mga pakwa natin. Diyan po tayo galing kanina o. Yan, coral din po siya hanggang doon o. Paikot, meron din pong papagpaganyan din. Parang coral talaga siya. So, if may mga tao man po na papasok sa ating pakwan, dadaan muna siya sa pipino. Pero hindi po siya makakalusot mga idol kung if in case na nagbabalak po siyang magnakaw. Yan, dahil lahat ng ating area is may coral po. Pero yung coral po natin is crops. So, instead na i-coral po natin yung mga bakod like barbed wire or hog wire, itong crops na lang. Like itong pipino. At least sa mga nagtatanim dyan mga idol, yan, yung mga coral nyo po, pwede nyo pong i-convert, lagyan ng pipino. Yan, yung naka-barbed wire, yan, kahit astrobag na lang po ilalagay nyo po sa mga naka-barbed wire, pwedeng-pwede po yung pipino. Pero wag po kayong mag-coral ng pipino mga idol kung may mga kapitbahay po kayong may kambing. Yan, ubusin po ng kambing yan. Sayang po. Ayan, so yan lang mga idol oh. Yan. Yan, maliban dyan mga idol, kung mapansin nyo po sa unang video din po natin, lahat po ng kanal natin, dahil may flowing po yung area natin, lahat po ng kanal, nilagyan po natin ng abalong, or gabi, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Yan oh. Ang binibenta naman po yan is takway. Yan, gabi, or abalong po ang tawag namin yan mga idol. Nilagyan po namin yan lahat ng kanal po. Yan. Oh, para kikita din po tayo. Usually 30 pesos po ang kilo ng takway. Yan. Sana kikita tayo. Ang dami langgam. Sana kikita po tayo dyan. Yan. The same time, dito po is nag-start na rin po tayo ng another pipino rin. Kasi another coral na naman po dito para dyan na area. Yan o, pipino natin. Tumubo na rin yung batch ng pipino natin. Yan. Sana pala rin tayo dito sa ating area. Yan. Yung ibang pipino po dito is sinanggal po natin dahil madikit. Yan. Yung iba naman po is nag-dumping off. Kagaya po nito siya o. Parang nag-dumping off siya. Yan. Kasi yung kasama niya malaki na. Siya parang nalanta. Hanap po tayo ng dumping off. Nag-spray po tayo ng fungicide dito mga idol. Yan ito. Yan. Nag-dumping off din po siya. Yun ito. Yan naglipat lang po tayo. Transplant po yan siya kasi namatay yung andyan. Yan. Pero dito is napakaganda. Ayan. So maraming salamat po mga idol. Yan yung update po natin sa ika day 5 po ng ating pipino.
So sana swertein po tayo sa presyo ng ating pipino dito, mga idol. Yan, maraming salamat, happy farming mga idol. Bye bye.